Go, go, go! Oktubre! Ikauna ng Oktubre. Unang araw ng Oktubre. And we're all hyped up dito sa laban po natin. At hindi po nakakalusot po yung mga propaganda, yung mga kasinungalingan po ng mga alagad ng Amerikano dito sa bayan po natin. Kahapon po nagkaroon po tayo ng media forum na I think matagumpay naman kahit na ang major achievement po ay lumabas ang ating pananaw dito sa Manila Times, and alam naman po natin yung kadilimang nakakapalibot sa atin dahil doon sa media suppression, information suppression, nabubutasan ng kahit na isang karayom na butas yung liwanag po ay makikita. Dahil po doon sa ulat ng Manila Times, lumabas po. And I hope Robin Padilla will be reading it, and I'm sure he will be reading it dahil he's very concerned and he is in the middle of all these controversies, at siya po ay tinatarget po ng mga ahente at operatives ng mga Amerikano tulad ni Gibo. At ipinakita po natin, thank you sa Manila Times, the only one trying to balance, but tinatrabaho po natin ang bulletin na makapasok din ang pananaw natin sa bulletin. Yung dalawa lang po, pwede na po. But of course, sa social media, first we have to thank, before we start nga pala, 250 pesos from Rowena Quimado sa ating GCash. Maagang-maaga pa na pinadala niya this morning. Thank you very much, Madam Rowena Quimado. And she was the first kahapon po sa ating forum by Zoom. We had the 270 viewers from YouTube, yung mga Facebook. Hindi ko alam si Ka-Joshua knows that. But that was quite good already. Ang media physical presence, we understand, was not very much kasi nga nagmadali po tayo dahil po yung mga impormasyon na importante dumating lang po sa ating atensyon noong Miyerkules at Huwebes lang po tayo nag-anunsyo. So very understandable na Saturday ang ating media forum, dalawang araw lang po ang pagkalat po ng impormasyon. At hindi po tayo masyado talagang nagkalat po ng impormasyon o ng anunsyo. Kasi we really are just targeting some particular media outlets, no? Para lang talagang magkaroon ng isang maliit na liwanag na makikita po ng buong mundo. I think we're very successful. I also want to thank Al Galang. Al Galang is posting a lot of mga Facebook posts niya na ang mensahe po consistent with our perspective at yung mga kusada po natin. Thank you very much. We hope more and more will help us in this manner kasi talagang limitado po ang nililimita tayo ng algorithm ng Facebook at YouTube. We are aware of that. We know that. We're trying to go to Rumble pero may mga technical limitations pa. But I think with Robin Padilla's attention, lalo-lalo na si Robin Padilla po, sinusubaybayan mga programa ni Kaado. So we are winning this fight, so let si Kaado will have a lot of presentations later, including again review ng mga statement ni President Marcos Senior na sinasabi actually ni President Marcos Senior, niloloko nyo kami mga Amerikano, MDT kayo pagka nagkasagupaan dito, mamamatay na ang mga sundalo namin, mga sailors namin. Kayo ay magdidebate sa US Congress kasi kailangan consistent sa inyong constitution kung anumang gerang papasukan ninyo. That's a very, very basic lesson. Anyway, let's ask Kaado first to greet you all, and then we will go to the Manila Times report para in connection with the Robin Padilla hearings. Kaado, bati mo na. Well, magandang umaga po sa inyong lahat. Isang maliwanag na araw na naman ang sisikat ng pag-iisip ng mga American boys dito sa ating bansa. We are not... tinitira na naman itong aking... Wi-Fi. Tinitira.
unstable daw. So yan, no? Good morning sa inyong lahat. Hopefully kayo ay may hawak na isang tasa ng mainit na kape dahil nagbabaga po ang mga balita at mga komentaryo ngayong umaga. Back to Kamento. Okay, so Kaado, i-flash natin yung ano, eh Kaado, Kajoso, i-flash natin yung Manila Times framed by our friends who sent it to us, ano, at nang ma-analyze natin yung report, ano. Kaado, Kajoso, please post flashing already. Okay. So let me go to our Facebook and YouTube. Sandali, hinahanap ko po dito sa ano. Ayun, nakita na natin, no? So ayan, name pa for our convenience. Now I will go to the article itself para makita po natin yung let me see. Bakit Business Mirror ang lumabas? Manila Times, Manila Times. Yan. Okay. So doon sa baba, yung quote natin, ano, na lumabas, pinaliwanag natin po that, let me go down further, Kajos, doon sa segment na kinote tayo. Down, 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 down pa. Ito na, no? So it should be pointed out that the rusted anchor with a few meters of rope which a PCG retrieved could not be part of a floating barrier. Sabi ni Ado, ito actually ang nagpaliwanag po nito, no? Dahil po yung floating barrier ay dala ng dalawang barko, isa sa dulo, isa sa buntot, ano? Para mangharang nga, ano? Hindi po inaangkla yan dahil temporary lang. On the same day, September 23, tinanggal na po ng Chinese Coast Guard. Pero itong sila Tariela, being incompetent as they are and liars, ano, eh naglabas po sila ng kanilang sinasabing pagputol po ng barrier noong 25 o 26. Basta ang malinaw po, 26 inanunsyo na nila sa mga pahayagan. Pero mukhang 25 nila ginawa yon. Pero wala pong pinutol na barrier, kundi gawa-gawa lang po nila. Kaya po wala silang mapakita. At inamin po dyan sa report, makikita mo ka Joshua, if you go down later, lower, no, may mga inamin po ang sila Tariela, ang Philippine Coast Guard. Anyway, sabi natin, this could probably be the reason why Tariela's drivers were unable to present any photos of the actual floating barrier that they supposedly removed since it was already taken away by the Chinese Coast Guard 2 days before. So counting analysis lang po, makikita po natin yung katotohanan na yan. No? Baba pa natin, ano? Kasi nandiyan po yung report ng Manila Times na inaamin po ng Coast Guard na wala silang naputol na mahaba. Ano? Evidence. Tariela said the PCG will use the retrieved anchor as evidence daw sa Philippine government to file charges against China. Anong evidence siya? Ano? Oh, anyway. Sa taas pa, sa taas. Let's see. If go up pa. Well, we said, of course, the Tariela did not even present evidence that, tried to present evidence of the 300-meter barrier, no? No, mayroon lang evidence sila evidensya sila na doon sa pictures nila at sa video nila mga 6 meter lang o na mangilan-ngilan ng floaters po, hindi tulad po nung talagang nakita po natin na 300 meter barrier na very organized yung sequencing ng mga floaters, ano, maayos, halos bago ang itsura, ano, and so on. But somewhere in the report also, sinabi ni ng reporter po na inaamin ng Philippine Coast Guard, wala po silang makuha na mahaba po na barrier. What does that mean? So wala po talaga silang nakuha. But I will not
go further kasi marami pa tayong pag-uusapan. Kasi tinawag sa akin po ng during the media forum itself, yung reporter po was in touch, I think, with the Philippine Coast Guard at nag-uusap sila. Sinasabi niya, eto mga na-report dito, anong sagot niyo? Umamin ang Coast Guard sa kanya. Nawala silang makuha na mahabang bahagi ng barrier. So, mga palusot. Ano? Tariela did not even attempt to present evidence of the 300-meter barrier the Philippines Coast Guard says it had removed. Furthermore, he said a Philippine Coast Guard official gave the date for the operation to remove the floating barrier as September 25. As September 23, inalis na po ng Chinese Coast Guard. So, paano silang makakakuha pa? Niloloko ang taong bayan. Now, napanood ko po ang saglit, no? Yung hearing po ng sa Senado ni Senator Padilla at yung testigo ni testimony ni Gibo Teodoro na sinasabi niya, kasi sinasabi ni Senator Padilla, hindi ba tayo ang nag-provoke niyan? Sabi ni Gawa, hindi, ang China ang nag-provoke. Ano? Dahil nga pinipigilan daw ng China yung ating mga fishermen. Unang-una dyan din po sa report po na yan ng Manila Times, makikita niyo yung pag-amin ni Tariela, I don't know if Ka-Joshua can take a look at it, you know. Pag-amin ni Tariela na hindi pinipigilan ang mga Filipino fishermen sa paligid po ng Scarborough Shoal Lagoon. Iba yan. Anyway, just keep looking for it if you can, you know. So, inaamin ni Tariela, hindi pinipigilan ng Filipino fishermen sa paligid ng lagoon ng Scarborough Shoal, which is what we have always been saying, which is what I have written in my article sa ating Asia Century Journal, ano, sa asiancenturyph.com. There has never been harassment of Filipino fishermen in the South China Sea fishing, even in the Scarborough, even in the Kalayaan. Wala po. Doon sa lagoon, kung saan pinoprotektahan po ang pangitlugan ng mga isda, kung saan pinoprotektahan po yung mga, if we can call it, mga inahin ba? Is that yung mga nangingitlog na mga isda? Ano? Yes, Kad Joshua? Yeah. Yun ang pinoprotektahan ng Chinese Coast Guard. At meron po, in fact, sinight po ni Danny Long sa kanyang artikulo sa Asian Century Journal din na gusto sanang i-quote po ni ng reporter ng Manila Times, ngunit siguro nagkulang ng espasyo. May executive order si Presidente Duterte na tinutukoy ang lagoon ng Scarborough Shoal as a protected area. Ka Joshua, go ahead. Kaado, go ahead. Let us establish first the premises, no? Unang-una po, mga kabansa, wala namang problema. Ang sitwasyon dyan, yung pong shoal, may lagoon sa loob. Ang issue po ngayon, doon lang sa lagoon. Ang isang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na barko dyan. Together with fishermen, pinasok nila yung lagoon. That is the first action. Kaya nag-trigger ng response sa Chinese Coast Guard, because the Chinese Coast Guard, as you are explaining, pati si Presidente Digong, ay nag-agree na yung lagoon na yan is a fish sanctuary. Alright? Yan ang trigger. So, ang ginawa ng Chinese Coast Guard, pinalabas sa lagoon yung BIFAR at saka mga fishermen. At pagkatapos silang lumabas,
dalawang barko ng Coast Guard ang naglagay muna ng temporary barrier. Sa taas po ng temporary barrier, may mga floaters dito. May mga floaters. Sa ilalim po, may net. Magkabilang dulo, hawak ng isang barko dito at isang barko dito, nakaganyan. At the end of the same day, ipinold na po yan. Pinold na yan ng Chinese Coast Guard at inalis na. Dumating po si Tariela 2 days late. Dumating si Tariela sa 25 na. Kung saan siya namulot ng isang floaters, wala siya mapakitang net. Ang ibig sabihin, mga kabansa, gumawa lang ng muro-muro itong si Tariela. He comes 2 days late and invents a story para ito naman si Gibo at sasama ko si Presidente Marcos. Itong report ni Tariela ang pinagbabasihan. Yan ang problema natin eh. At sa katigasan ng ating ulo dyan sa Scarborough Shoal, pinangalandakan pa natin na teritoryo natin yan. Mga kabansa, dyan nagsisimula ang problema eh. Tingnan nyo ang Treaty of Paris limits. Ha? Or Scarborough Shoal is a few nautical miles outside of the treaty limits of the Treaty of Paris of 1898. Diyan muna tayo magsimula ng usapan. So it is not definitely part of our sovereignty. It is definitely not part of 12 nautical miles. It is definitely not our territory. Yan po ang dapat establish muna. Dahil ginagamit nila, kinukonfuse nila ang madlang people kung ano yung sovereignty rights ng kine-claim nating economic zone sa soberanya, pag-aari. Yung ating claim, economic zone lang, paggamit lang kung ano na sa ilalim sa tubig. Ang sa China, ang claim nila, ownership on the basis of historic rights. Okay, Kaado, let's focus on the so-called pagtatanggal ng barrier, no? Kasi mayro tatlo ng troll ng gobyerno ng mga American operators, ng mga propagandista ni Tariela ang pumasok po sa ating diskusyon. Apat na ngayon, dumadami na po talaga ang nag-focus po sila dito nung nabisto po sila Tariela at kang kanilang mga kasinungalingan, ano? Marami silang sinasabi, balik sa China, the usual, walang argumento, walang logiko, balik na kayo sa China, lagi ang sinasabi nila. The point is, walang mapakita si Tariela na mahaba-haba naman na 300 meter ng floating barrier. Nasaan? Nasaan? So, halatado na pa kayo, sige, pasok lang kayo para makilala ang mga pangalan ninyo na mga peke kayong mga nagbibigay ng opinion. Kayo po ay malamang mga bayaran lang. Okay lang po, we understand that. You want to make money? Go ahead. Anyway, we will move on. No? Mamaya Kaado, we'll have all the time to explain all the other legalities tungkol dito kasi
Eh, 10 taon po na natin na dinidebate yung mga issue sa sovereignty, sovereign rights, EEZ, territory. Wala pong wala pong prutas po yan. There will be no fruit from that discussion anymore. Ano? Okay, anyway, let's go on. So yan ang report po ng Manila Times. Mabuti na bigyan ng puwang na tayo ay marinig, at I think nasisira na. Yan, nagumuguho na po ang mga argumento nila Tariela and company. Ano, pero importante po na yung provokasyon na sinasabi ni Gibo Teodoro naman, eh, intindihin po ng bayang Pilipinas na ang Pilipinas, ang Philippine Coast Guard ang sadyang nagpro-provoke po dyan. Hindi nila pinapaliwanag na pinilit po nila ipasok ang isang Philippine Coast Guard ship sa protektado ng Pilipinas at ng China at ng international community na fish sanctuary ng lagoon ng Scarborough Shoal. Ano? So, yan ang sumatotal. Paki-argue po yan o pakipaliwanag sa ibang mga kapwa Pilipino natin na hindi naman po nakakaintindi pa ng kabuuan po ng storya nito, ano, at ng malagay po sa tamang direksyon ang kaisipan ng ibang mga kasama po natin. So andiyan po, nilagay po ni Kad Joshua, Scarborough Shoal to be declared a marine sanctuary, pinagkasunduan po ni President Xi Jinping at ni President Duterte. O, kaya kayo po ang mga na troll, walang ebidensya po kayong maipakita, eh dito naman po sa ating pagpapaliwanag, eh, andyan po ang ebidensya. Importante po ito. Dahil walang kapasidad ang Pilipinas, ang Philippine Coast Guard, kung sana magandang intensyon, eh dapat tumutulong sa pag-proteksyon po ng fish sanctuary dyan sa lagoon ng Scarborough Shoal. Dapat tumutulong ang Philippine Coast Guard. But instead of that, under Tariela, hindi na nga tumutulong, sinisiraan pa ang mga nagbibigay na ng proteksyon doon sa pangitlugan ng mga isda para huwag mamatay po ang fishing industry sa entire South China Sea. Sabi ni Al Galang, sa tono ng komento mo pare, doon sa isang naninira po, no? Wala kang kaalaman sa buong issue ng South China Sea. Wala ka sa tamang hulog. Thank you very much. Kado, I'm going back to you. Oh, eh, alam niyo po itong Scarborough Shoal. Ang mga pangalan nito ay Panatag Shoal, Baho de Masinloc. Ang Chinese name po niyan ay Huang Yan. Sa arbitral ruling na pinangalandakan nila at sinasabi nilang victory, hindi naman ho ay sinuli sa atin ang Scarborough Shoal ng Arbitral Award. Ito pong Scarborough Shoal ay nawala sa ating control noong 2012 nung magpadala tayo ng isang military vessel dyan, yung BRP Gregorio del Pilar. Sasariwain ko lang ang history. Para arestohin ang 5 hanggang 8 Chinese fishing boats. At dahil sa international law po, pagka isang grain ship, isang military asset, ay gumawa ng pagboard sa civilian vessels carrying a foreign flag, yan po ay nangangahulugan na de facto declaration of a state of war against the flag that the ship, that civilian ship is carrying. So nung dumating po yung Chinese Coast Guard, nagkaroon ng standoff. Natapos lamang ang standoff noong lokohin tayo ng mga Amerikano na pwede na raw mag-simultaneous withdrawal, mga kabansa.
Dahil, imbis na kausapin natin ng diretso ang Chinese Embassy na nandyan lang sa Dasmariñas Village sa Makati. Ito pong sira ulo natin, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa na si Secretary Albert del Rosario. Inutusan ang ating ambassador sa Washington DC na si Joey Quisha na ipag-ugnayan sa State Department sa Washington DC, 23rd Street sa Washington DC para kausapin ang China. So si Pedro dumaan kay Juan, si Juan tumuloy kay Juana, si Juana nagpunta kay Jesus, at si Jesus nagpunta kay Procopio, mga kabansa. Ngayon, nung bumalik yung chismis, hindi ba yan ang classic na pagkalap ng chismis comment, pagpapalit-palit ng balita? So, bumalik mula kay Procopio. Pabalik kay Pedro. Ha? At ang sabi, Jesus, sabi ni Jesus kay Juana, at sabi ni Juana kay Juan, pabalik kay Pedro. Ayan, mga kabansa. Samantalang, pwede namang dumiretso. Ha? Si Pedro kay Procopio. Ha? Mga kabansa, yan ang problema natin mga Pilipino. Lagi tayo naghahanap ng padrino. Ano ang nangyari tuloy? Hindi nagkaunawaan kami ito. So nag-withdraw ang Pilipinas. Winidraw ni Albert de Rosario, ni Ninoy Aquino, ang BRP, Gregorio del Pilar mula sa Scarborough Rusyol. When that happened, China took control of the area. Because this is a sensitive area. Hindi pwedeng walang nagbabantay niya. At hanggang ngayon, sila ang in control niyan. Tumulog tayo para ma-recover yan sa arbitral tribunal. Naglabas sa arbitral tribunal ng desisyon. Anong desisyon ng arbitral tribunal? Binalik ba sa Pilipinas? Hindi po. Binigay ba sa China? Hindi rin. At ang sabi ng arbitral tribunal mismo, ito ay traditional fishing ground of many nations. In other words, yung pinagbabalaki nilang arbitral ruling, neutralized Scarborough Shoal. At having done that, ang ginawa ni President Duterte, nakapag-meeting na lang kay Xi Jinping, gumawa ng isang bilateral mechanism para makapangisda na ang mga taga-Sambales, taga-Northern Luzon, dyan sa paligid ng Scarborough Shoal. Bakit ko sinasabing paligid, mga kabansa? Dahil hindi po pwede po, mga kabansa. Hindi po pwede sa loob ng lagoon. Ito, papadala ko kay Joshua mapa para maklaro sa ating mga nakikinig kung ano itong lagoon na sinasabi ko. Ayan, komento. Let me end with that kind of a background there. Ayan, pinadala ko na sa inyo para maintindihan ng mga tao kung saan nilagay yung barikada ng China. Ito, pakita natin to, Joshua. Itong so-called na West Philippines 101. Kung yan mo, nasa loob noong nagmimistulang Solo Isla, ay merong lagoon sa loob. At makikita ninyo, bandang kanan,
Merong pungpuwang doon. Ayan, sa bandang kanan. Yan po yung ginwardyahan ng Chinese. Ayan. Ayan mga kabansa, klaro-klaro. Kaya nagkakaintindihan na tayo. Yan po ang ginagwardyahan ng China para sa kapakanan ng buong humanity. Bakit? Para sa konserbasyon, ha? Para sa environment, ha? Dahil yung loob na yan, yung lagoon na yan, ang itlugan ng mga isda. Diyan po pumapasok ang mga isda, maging itlog sila dyan, pag na-hatch na, yung mga malalaking isda, paglabas nila doon sa lagoon, ayan na, pwede na yung kunin yan. Miski na Vietnamese kayo, Chinese kayo, Filipino kayo, Taiwanese kayo. Oh. Pero sa loob ng lagoon, that is a sanctuary. Ngayon, kung ayaw na pangalagaan ng China yan, eh, hindi naman kami papayag sa inyo. Pero huwag nyo kami tawagin pro-China. Pro-environment kami. Pro-fish kami. Pro-conservation kami. Ha? So, ano ba ang pinaglalaban dito ni Tarena? Yan ho yung pinasok ng Bifar vessel. Yan ho sa loob ng laguna yan, ng isda. Kaya sabi ko nga, ang unang-unang akto ay may pumasok. Pangalawang akto, nahuli sila ng Chinese Coast Guard. Pangatlong akto, pinalabas sila sa lagoon. At pang-apat na akto, binarikadahan po ng dalawang barko ng isang temporary barrier yung bunganga ng lagoon. O, nakasunod kayo, mga kabansa. Okay. 2 days after, wala na dyan yung Chinese. Dumating si Tariela at nag-uwi ho ng lubid na may angkor. Eh, saan niya kinuha yun? Sa ang swimming area ng Zambales niya kinuha yan? Ang daming beaches dyan na may mga floaters. At saka, eh kung gusto niyo maniwala, eh di bahala niyo. O, kung gusto niyo. Okay. Anyway, Kado. Kado, na talagang nagdadagsa po ang mga troll na wala namang argumento, walang ebidensya. Ang gugulo lang, ano, China daw ang argumento nila, palayasin, et so on, na walang kaisa-isang argumento, walang kaisa-isang ebidensya laban doon sa ating pinapaliwanag na sanctuary yan na tinutulungan ng China ang buong Asia na protektahan po yung sanctuary na ating dineklara din sa Executive Order ni Duterte na protected area yan, sanctuary, fish sanctuary, pangitlugan ng mga isda para hindi po maubos po ang isda sa South China Sea. Now, all those arguments are very clear. And itong mga troll na expose na natin po, ano, wala namang argumento. I will just request ka, Ado, yung mga na bigyan na lang reaksyon ng ating mga kasama, eh, i-block na lang kasi nag-o-occupy sila ng espasyo. Kung may bagong troll na pumasok, ipapasukin po sila. But after one or two comments nila na hindi naman sila natututo, i-block na rin, no, Ka Joshua, if you have if you're able to do it, if you have the time, para may espasyo man para doon sa mga may gustong matino na diskusyon at komentaryo, ano. Sabi niya ni Jacqueline Trahan, napakaliwanag ng paliwanag ni Kaado. Mahirap bang gawin talaga na respetuhin ang kalikasan ng dahil lang sa kasakiman sa pera? Ayun. Alam po niyo, idadagdag ko lang po, kaya po ang ating mga mangingisda nagpipilit pumasok po doon sa lagoon, eh sabi nga doon sa isang report, napakalaki ng huli nila pag sila'y nakakapasok. Ano? Eh ano naman ang hinuhuli nila? Mga inahin ng mga isda, mga nangingitlog. And bakit ganyan ang ating ibang mga fishermen? Kasi po sa kahirapan,
Dahil po pinababayaan po sila ng ating pamahalaan. Yung mga meron sa pamahalaan natin tulad ni Martin Romualdez, makakapagbigay ng $2 million donasyon sa Harvard University. Pero ang kanyang probinsyang Leyte, may asenso ba? May progreso ba? Ilang dekada na po ang mga Romualdez nagpayaman po sa ating gobyerno. Bakit ang Leyte po ay underdeveloped pa? Yung mga troll po dyan, mag-isip-isip kayo. Kumita kayo, okay lang. Kasi kailangan din ninyo. Pero after a while naman, balikan po ninyo yung mga nagbabayad sa inyo at magsalita kayo sa ng katotohanan naman. Ano? Kumita kayo, okay lang. Ano? So, we have to block you after 2 or 3 posts po ninyo na walang saysay. Ano? O, Kado. Kado, go ahead. You know why na kailangan proteksyonan yan? Ito, papakita na naman ako ng isang picture. Papakita na naman ako ng isang picture. Teka na, wala. Ha? Ang China po, nagpaplano ng magtayo dyan ng structures, mga kabansa. Ito po ang problema ko. Gusto nyo bang magtakulo natin? Ha? Ito, invitation for bidding. Huangyan Township Airport. Huangyan Island Township Government Residential Zone. Huangyan Island Township Harbor. Huangyan Island Tropical Resort. Meron pang water plant, power plant, Channel Harbor. Oh, gusto nyo ba? Nabagtayo ang China ng pansyam na establishment nila mag-reclaim dyan. Pag yan ang nangyari, tapos na argumento ng lahat ng tao. Eh samantala ngayon, there is a agreement between Xi Jinping and President Duterte. Oh, hinahamon kita, Bongbong Marcos, dahil ang tapang-tapang mo eh. Relying on information by your fake armed forces of the Philippines, your fake Department of National Defense, your fake Philippine Coast Guard. Lalo-lalo na yung fake Philippine Coast Guard mo. Ha? At yung fake connection nyo kay Raymond Powell sa gold gem ng Stanford University na front naman ng U.S. Naval Research. Hinahamon ko kayo. Sige. Sundutin nyo pa lang. Sundutin ang patience ng Chinese people. Pagka strong public opinion, the pressure ng Chinese government na ituloy ito mga projects na ito. Lalo tayong pupulutin sa kangkungan. Yan ang problema. Nakikita nyo ba yan? Goodness, China. Sa loob lamang ng bibis, may tatayo nila ito. 6 to 9 months. Tapos yan. Maniwala kayo sa akin. Gusto nyo ba matuloyan? Kasi pag natuloyan, hindi na kayo makakalapit. Wala na talaga. At bibigyan ko lang ng perspektibo ito on the basis of kung ano talaga ang atin. Ha? Kamento, hahanapin ko lang, balik sa iyo. Sige, sige. I'll just read some comments ni Luz Viminda Bautista. Thank you po, Kamentong at Kado, sa inyong pagsasalaysay. Ako po ay nagagalak at nandiyan kayo, merong kaalaman sa ating pinaglalaban. Thank you very much po, Madam Luz Viminda Bautista. Uh,
Let me see, meron pa rito. Walang mai-argue na issue, sabi niyo Joan Su. Puro ad hominem ang ginagawa. Shoot the message, not the messenger, sabi niya. Makipagdebate sa issue, hindi sa katauhan ng speaker. Yan ang mga intelihenteng mga kasama po natin dito sa diskusyon. Ano? Kaya, well, anyway, ating pinapapasok naman na walang pagpigil itong mga troll para ma-expose po sila. But after two or three comments, dapat ma-block na rin. I don't know if Ka Joshua has the time to do it while he is managing all the other information. Dito naman, okay, si Ka Joshua is doing it, no? Sabi ni Noel Hakson, there is a very big possibility that those barriers were installed by the very same foreign powers that blew up the Nord Stream gas pipeline. Why would China install it and then later remove it? It doesn't make any sense. Well, nakapakarinaw po Noel Hakson na may cartoon na profile picture na ito po ay para protektahan po yung fish sanctuary. So you have two comments here. If you don't realize after the explanation, we will also block you, ano, Mr. Noel Hakson. But if you're sincere and kayo yan natututo sa facts po, ha, well, we will welcome you, of course, ano. Sa YouTube, napakarami pong mga comment, ano. Hindi ko, I don't know where to begin, but we'll get back to the YouTube and read the comments later on. I just want to now move on to another important issue, Kaado, if you agree. Babanggitin ko lang yung kampanya laban kay Sara Duterte. Napakalinaw na po na may organized and well-funded vicious campaign against Sara Duterte on this confidential fund issue. Number one, let me just explain. Yung confidential fund is kalat po. Ano? It is spread out in the entire government at different levels. May confidential fund ang sari-saring mga ahensya ng gobyerno sa cabinet level, sub-cabinet level, local government level, provincial level, I'm sorry. Local government level, I don't know kung meron ba, no? But doon sa provincial level, meron. Sa military, sa Coast Guard, meron na sila po, mga intelligence fund and so on. Bakit kanilang selectively ina-atake yung confidential fund? Now, si Vice President and Education Secretary Sara Duterte, of course, cannot reply because it is precisely a confidential fund, ano? Now, it is also very clearly a fund that came from the Office of the President ayon sa lahat ng mga reports na ating sinusubaybayan at ini-evaluate. So, it is not an initiative of the Office of the Vice President from what I understand. Correct me if I'm wrong. I'm ready to correct myself, no? Pero, yan na nga. Ano, galing ka sa Office of the President. So, that means it is all cleared, ano, at it's part of the system. Number two, from what I have not been, what I have been following, the COA has okayed this, ano. Pero number three, ang tanong, bakit nga selectively? Kasi nga, ito po ay sa aking pagsusuri po, ay kasama na sa long-term, mid-term and long-term strategic plan ng Amerikano na pigilan ang talagang independent or potentially independent. I cannot say 100% that Sara Duterte will be independent, no, if she ever becomes president. But as of today, we can say because of the tradition and the legacy she has from President Duterte, na pinakita naman ni malinaw na malinaw ni President Duterte na siya ay very independent from the Americans, ano, and from any other powers, kaya po equidistant policy po, meaning pantay-pantay ang distansya o kalapitan ng Pilipinas sa Russia, China, sa Estados Unidos, Europe. Pare-parehong may distansya. Hindi po tulad ngayon po, nakatanikala po ang leeg ni Bongbong Marcos sa Amerikano at nakatanikala po ang leeg ni Gibo Teodoro, ni La Tariela, pati bulsa po ni Tariela siguro, ano, sa Amerikano. So, yun ang dahilan kung bakit ang pinakamalakas na kandidato sa susunod sa pagka-presidente na si Sara Duterte ay inaatake na po nitong mga troll, kasari-sari, ano, na kita po natin biglang laganap. That means it is well-funded, ano, it is may timetable po sila para siraan si Sara Duterte. Now,
Again, uulitin ko, ako, at I think it is the position of our institute, our strategic institute, na wala kaming komentaryo dyan. You can debate about it, but ang pinapoint out lang namin, hindi pinapoint out ko po, tinatarget si Sara Duterte because of the potential of Sara Duterte being an independent leader against maybe American domination of the country. Come in, go ahead, please. Oh, eto, nakakuha ako ng ano. Itong treaty limits. Okay? Nakakuha ako ng isang mapa. Ang akin lang po dito, huwag natin kalimutan na ang China ay may 1.4 billion people na population. We are, anong ating population? We are just one-fifth. One-fifth ba? Tama. Hindi lang yata. No. Not one-fifth. We are one-tenth or one-twelfth of the population of China, mga kabansa. Eh dito sa atin eh, konting kaguluhan lang eh, ang lakas na ng presyo ng public opinion sa gobyerno eh. In fact, itong ating pangulo ngayon is just kowtowing popular opinion eh. Ha? Hindi ka naman pwede maging populist, Mr. Bongbong Marcos, dahil bistado na ang karakter mo. But because of your weakness, people are taking advantage of you from your very own government. From your very own government. No? Taking advantage of you. Oh. Ito ang mapa. Ayaw magkano. Ang Treaty of Paris, Treaty Limits. Dito pinapakita na yan labang ang ating teritoryo. Ha? Ang problema kasi, konklusyon ng mga tao, ha? Ay wala namang premises. Yan nakikita nyo ba yan, mga kabansa? Yun ang Treaty of Paris. So, yung kwadrado. Ha? Yan, kwadrado na yan. According to the 1898 Treaty of Paris. Kwadrado siya. Ngayon, ang Scarborough Shoal is only a few nautical miles outside of the Treaty of Paris limits. Eh, wala tayong magagawa eh. Yan ang namana natin sa ano eh. Yan ang namana natin sa ano eh. Sa mga Amerikano. Ha? Nung bilhin nila ang Pilipinas mula sa mga Espanyol. Ha? Eh, yan ang problema eh. It's outside the 1898 treaty limits. Outside. Well, why can't we accept that? Bakit natin pipilitin? Dahil nag-drawing ng bagong mapa ito si Carpio at pinaniwalaan sa bayan ng people, kumita pa siya. Naging bago siyang cartographer, mga kabansa. Ha? Huwag naman natin gawin ganun. Huwag tayo. Palusot tayo ng palusot eh. Nakakahiya tayo. Di ba kayo nahihiya niyan? Bigyan naman natin ng konting kahihiya ng Pilipinas. Mga kabansa. Oh.
Ito yung mapa na hinahanap ko. Ipo-project ko ngayon dito sa chat natin. Nasa labas, nasa labas sa revolution. Ayun yung treaty limits, it's delineated eh. Nandun tayo, kakapsbigyos, by the U.S. government when we were before 1946 when they gave us independence. The Philippines was then divided into two, showed by the blue line, mga kabansan. There was a Department of Northern Philippines and there was a Department of Southern Philippines. Ha? Dito sa bandang kaliwa, noong demarcation line between North, blue line between the Northern Philippines and the Southern Philippines, nandoon yung Scarborough Shoal. Pero sa labas ng treaty limits. So let us not force the issue. Yan ang ating historically nanamana natin. So, since it is not within our sovereignty, klarong-klaro rito sa mapa for $20 million. Nakikita na natin yan. Huwag na natin. Pakita mo uli, Joshua, yung isang mapa na nilagyan naman ng 200 nautical miles. Alright. Ayan, mga kabansa. Yung kwadrado, ha, sinuperimpose ng Republic Act 9522. Ng isang oblong, ha? Malaking oblong, delineating kuno our 200 nautical miles economic zone. E tingnan nyo naman doon sa ilalim, pati yung Malaysia sinakop na, pati yung Indonesia sinakop na. So, anong ginagawa nito? Pagkakausap ko si Pedro, pula. Pagkakausap ko si Juan, puti. Pula-puti ang argumento ng Pilipino. Ano yung pula? Sovereignty. Ano yung puti? Sovereign rights. Ang ating gobyerno po ay gulong-gulo na. Dahil, miskin na sabihin nila na nakasulat sa mga letra ng mismong treaty na ginagamit nilang panuntunan ang UNCLOS at ng sarili nilang arbitral ruling na ginagamit nilang panuntunan ng presupuesto laban sa China. Eh hindi naman suportado ang kanilang mga sinasabi. Yun lang Coast Guard eh. Nag-uusap yung Philippine Coast Guard sinasabi. This is the Philippine Coast Guard. You have just entered the Philippines exclusive economic zone. Ayan. Please identify yourself. Sinagot naman sila ng Chinese Coast Guard. Huh? You have. This is the Chinese Coast Guard. Sabi. You have entered, ha? Sabi ng Chinese Coast Guard, ha? The sovereign territory oh, nawawala ata si Kado ah. The islands. Subirahan niya. hindi nagkakaintindihan mga kabansa. Okay, Kado, it's 9 o'clock, no? I-wrap up mo lang yung sa territorial at EEZ issues and we'll move on to some
Economic updates kasi po ang ating ekonomiya ay lalong nalulugmok at nasisira po ang mga kinabukasan po ng ating kababayan dahil po sa destruction ng ating economic strategic plan ng mga Amerikano sa pamamagitan ng kanilang manipulasyon at control dito kay PBM. Alas 9:01 na po, no? So I will bring up this next issue. At Joshua, if you can post this, Philippine PGH, yung hospital natin, workers union hits the 2.1 billion cut in 2024 budget. Now, ito po ay ginagawa ni BBM, na ni pro-American BBM, sa gitna po ng mga pagpapalaki po ng kanyang travel expenses. Ka Joshua, I don't know if you can quickly flash yung mga posts natin dati sa mga travel expenses ni BBM na 995% ba ang increase, yung mga binabawas po sa ating state colleges and universities na bilyon na mga budget din po. Pero ito po kasabay po ng pagpapalaki po ng intelligence funds ng mga iba't ibang mga opisina ng gobyerno po. Kasabay po ito ng mga pamimili tulad ng paulit-ulit na inuulat ni Kad Ado ng luxury vehicles po ng Philippine Coast Guard. I don't know yung mga troll kung anong masasabi dito sa mga ito, itong mga ginagawa sa budget, sa gitna ng halimbawa pag lolobo po by 2-3 times ang ating binabayad po sa utang ng Pilipinas, yung debt payment po natin ay lumolobo ng 2-3 beses buwan-buwan. Pero ang kalusugan po ng taong bayan diyan sa Philippine PGH sa what's the acronym? Philippine General Hospital. Now, tagal na laging PGH kasi natin tinatawag, no? The healthcare workers of the Philippine General Hospital have denounced a 2.07 billion cut in the proposed 2024 allocation for the state hospital. Bakit nga hindi po binigay na lang ni Martin Romualdez, Speaker of the House, yung $2 million, na donasyon niya sa Harvard University dito sa PGH? Kasi po yun ay lagay ni Martin Romualdez sa mga Amerikano para pagtiyagaan siya dyan sa pwesto po niya as Speaker of the House at suportahan po siya sa kanyang kandidatura bilang presidente sa next election. Kaya po si Martin Romualdez ay kasama po dito sa conspiracy sa paninira po ni kay Sara Duterte. So ayan po ay makikita po natin napakaraming troll, and salamat po sa inyo at yung panghihimasok po ninyo dito na wala naman po kayong argumento, katwiran na maipapakita po kundi paninira lang, ad hominem nga sabi nung isang komentaryo dito, puro ad hominems kayo. Pagpapatunay po sa tagumpay po ng ating broadcast at ng ating media forum at tagumpay ng ating paglalahad po ng katotohanan dyan sa Scarborough Lagoon issue, fish sanctuary issue, at lahat ng mga issue ngayon po, yung issue ng national budget natin na sinisilbihan lang po si BBM at yung mga kasangkot po niya dito sa papasasa po sa bayan natin, samantalang ang ating kapakanan bilang mga mamamayan ng ating republika ay tuloy-tuloy na sinasakripisyo po nitong administrasyon na to at yung mga kasabwat po nitong mga Amerikano, mga corrupt na tulad nila Tariela and so on at mga trolls, no? Itong merong isa dito, money-eating eagle from Davao daw. Bakit itong money-eating operation po ng ni BBM na tinatanggal po ng 2.1 billion ang Philippine General Hospital ay hindi mo binabatikos, ha? Halatado po kayo
na kayo'y bayaran lang po, na hindi po kayo gumagamit ng puso po ninyo at utak po ninyo sa pag sa pag-aaral po ng katotohanan sa sitwasyon natin, ano? So, ayan po, meron na naman, ang dami po nila. Well, thank you very much. You know, confirmation na yung ating tagumpay. Kaado. Yes, go ahead. Alam mo ba 20 mil ang budget sa bawat isa dyan? Well, ang taga-kalat daw, nasagap ko na yung balita kahapon, ang taga-bigay po daw sa mga media troll po nila ay si Eric Garafil. Of course, bali-balita yan. Eh, wala naman tayong paraan na imbestigahan po yan. Ang mga nag-iimbestiga, senador, eh, pero hindi po, kasabot din nila itong mga to. Eh. Asawa po ni Cheloy Garafil. Kaya pala nagpapasasa na lang po itong si Eric Garafil. Nagagawa ng mga namamahaling mga modelo ng mga warships, aircraft carriers, sa kanyang spare time. Pero yung regular na ginagawa niya, taga-kalat lang po ng mga payola. Alam mo po. Ba, no? Yes, go ahead. Alam mo ba kamento na according to Maharlika, yung pondo nila dyan, kinakalam nila through fictitious winners sa Philippine Charity Sweepstakes at sinusumpina na po ang Philippine Charity Sweepstakes sa Senado para imbestigahan kung bakit araw-araw ay minanahalo sa PCSO na kaduda-duda, no? Na ito ay talagang mga winners, no? At yan mga kabansa. So, ginigisa kayong mga tumataya sa Philippine Charity Sweepstakes. Bahala kayong mangarap, pero ang pera po ninyo ay baka napupunta lamang sa mga trolls ni PCOO Ginang Garapal, Garapil pala, no? Na yan ho ang nagsisilbing kingdom ng mag-asawa kapag papayaban. Si Garapil lang po ay kumikita ng halos 400,000 a month sa sweldo pa lang niya. Ha? Wala pa yung et cetera dyan. Ha? So yan mga kabansa. Yan, napakaganda po. Ka Joshua, ang ganda ng pinost po ni Ka Joshua, inaamin nitong si Nan Alquitran, na babasa ko yung pangalan na yan, pero hindi ko kilala po yan. No? Sabi niya, nagkita na naman kami ni pareng Eric Garafil. Sagana sa ayuda, hihihi. Sa uulitin, yung Eric Garafil po, yung maitim, na mukhang troll talaga. Ano? Mukhang kapre. Ibaba mo nga ng konti para makita mo ka ni Eric Garafil po. Ayan po, ayan si Eric Garafil, asawa ni Cheloy Garafil, isang nagtatabaan din na babae po, ano, na inahin po ng pera para sa maraming tao yung Cheloy Garafil. Alam po ninyo, kilalang kilala ko po itong mga to, mga kapanig po ng CPP, NPA, NDF po yung mga yan. Pero kita po natin kung anong napasukan na po nila na pera-perang operation po, ano? So, well, kawawa po ang taong bayan kung ganyan po ang klase ng mga nanunungkulan po sa kapangyarihan sa bayan po natin. Pero hindi ako nagugulat kasi itong si Cheloy Garafil ay utos-utusan po ni GMA, Gloria Macapagal-Arroyo, at ngayon ni Lisa Araneta Marcos. Kung saan po, maraming maaani na pera doon po yung si Cheloy Garafil. Ano kaya po sabi ni James Moore Moreno, baka hindi Garafil, baka Garapal. Okay. Okay, and so by the way, it's now. Yes, go ahead. Nawawala yung audio mo. Meron silang mga parang kapitan. Meron silang mga kapitan na 100,000 ang ayuda. Tapos ang mga kapitan, may mga tenyente, 100,000. I mean, 50,000 ang ayuda.
Tapos yung mga trolls, kung kayo tumatanggap ng less than 20,000 sa inyong mga ginagawa, ibig sabihin down the line, or up the line, eh merong tumatabas na mga suhol sa inyo. Yan ho ang kalakaran, 150 at saka 20. Kung less than 20 ang tinatanggap ninyo, ibig sabihin, merong nagtatasa ng budget sa itaas, mga kabansay. Nakakatawa itong organisasyon nila, built on taxpayers' money. Eh, sinasayang lamang sa pagtutrol, paninira, mga kabansa. Saan kayo nakakita ng isang gobyerno na centrally naninira ng ilang mga politika, may ilang mga political figures katulad ni Sara Duterte at saka Robin Padilla? Mahiya naman kayo. Ang pera ng gobyerno ay para pagsilbihan ng taong bayan, hindi para ibulsa nyo. Ibulsa nyo na lang, pero maninira pa kayo ng mga taong tunay na tumutulong sa bansa. Aba, sobra na yan. Sabi ito. Okay, well, meron si Lumpia Logic, nagpadala po ng $9.99. Thank you very much again, Lumpia Logic. Ano? Kanina yung YouTube, madalang po, wala pong masyadong troll. Ngayon, mayroon lang pumapasok na Pangilan-Gilan. Organisado talaga po ito, itong linggo. Dahil talagang nasaktan po ang gobyerno at yung si Tariela at si Gibo Teodoro dito sa expose natin ng mga katotohanan po dito sa mga nangyayari po sa South China Sea. But importante din na huwag natin kalimutan. Yeah. Huwag natin kalimutan yung huwag natin kalimutan yung mga economic issues po natin, ano, tulad ng ating ngayong kauulat lang po na binabawasan ang budget ng Philippine General Hospital, PGH po. Kawawa naman po ang mahirap doon umaasa sa Philippine General Hospital. Pero yan po ang binabawasan ng 2.5 billion ng gobyerno po ni BBM, ng mga kapangkat po niya sa Kongreso at Senado. Ano? Hindi ba naintindihan ito nung iba na hanggang ngayon nagogoyo pa ng gobyerno sa propaganda ng gobyerno at ng mga Amerikano? Ano? Well, again, paalala natin, pati ang state colleges and universities po, binabawasan ng bilyon-bilyon. Ang pagkor po ay gustong i-privatize, ibibigay sa mga oligarchs din po. Ano? Iyon po ay napakalaking tulong din sa mga mahihirap. Yan po ang totoong mukha po, sa likod ng maskara, na mga makabayan daw sila dahil kinakalaban nilang China, pero yung nasa likod po ay yung katotohanan ng pagkakampang po nitong mga ito. Well, meron pa po tayong isang importante po ditong domestic news, ano? Yung let me see, nawala dito sa screen ko, but anyway, itong isa well, babalikan ko na lang kung makita ko ulit. A bit of good news lang po, ano, doon sa mga bumabanat daw sa mga Chinoy, mga Chino, ginagawang issue po 'yan, ano. Huwag niyo kalimutan ang isang unang medalya po ng Pilipinas sa Asian Games po. Galing sa isang Chiang Kai-shek High School dito sa Tondo na eskwelahan, now it's called Chiang Kai-shek University. Nag-graduate na Chinoy. Sino po ito? Si Obiena, ano? Anong full name ni Obiena? Ernest John E.J. Obiena. Chinoy po yan. Ano, siya po ang nakapagkamit po ng unang gold medal sa first Asian Games, sa ating sa 2022 Asian Games, pero ito ay 2023 ginanap dahil COVID-19 po nung nakarang taon. Obiena wins Philippines' first Asian Games gold medal in 37 years. And in the 19th edition in Huangzhou with new men's pole vault record. Ayan po sa screen po ninyo. Chinoy po yan. Hindi naman niya pinagmamalaki na Chinoy siya. Pero that's the truth, no? That we are a culture, we are a nation of mixed culture. Kaya wag po kayo mga troll manlait ng Chino. Ano? Ang national hero po natin, Jose Rizal, may lahing Chino.
Ang ating revolutionary government leader po noong Malolos Republic, si Emilio Aguinaldo, may lahing Chino. Ang pinakamagaling po na presidente, dalawang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas po, independent president, si Ferdinand Edralin Marcos Sr. po, ay malinaw na malinaw, yung nanay po niya ay may lahing Chino. At si Presidente Duterte ay umamin naman sa publiko na ang nanay niya ata, ang mother side niya or father side niya ang may Chinese line. At yung mother side ba niya, I don't know, I get them mixed up, ay may Muslim line. Alam po ninyo, sa Muslim land, sa Mindanao, ang Chino ay tanggap na tanggap kasi po, halimbawa, ang asawa ni Nur Miswari ay isang Tan. Napakarami pong impluensya ng China po sa Mindanao. And hindi lang po dyan sa Mindanao, dito sa Pangasinan, kung saan nagkaroon ng komunidad po si Limahong. And ating mga ancestors dyan sa Northern Luzon, mga Igorot, mga mountain province people, mga Dayo yan from Taiwan, na Dayo naman galing sa Southern China. So, wala pong issue na po yan. Meron siyang diyang sinasabi na China na nanakop sa Pilipinas. Oh, lol! Amerikanong nagnakop sa China, sa Pilipinas. Amerikanong pumatay ng kalahating milyong Pilipino hanggang 1 milyong Pilipino sa Philo-American War. Mga gago kayo! Mga bobo kayo! Mga gunggong kayo! Tapos babaluktutin po ninyo ang katotohanan. So, we are, of course, extending our congratulations to Ernest Obiena sa kanyang pagkapanalo at pagdala po ng karangalan po sa bayang Pilipinas, which still has so much to do to catch up with the rest of ASEAN sa economy and therefore sa sports. Dahil po hindi uunlad ang sports po ng isang bayan kung ang ekonomiya ay naglulumpasay. At lalong bumabagsak po ang ekonomiya. And yan, nilagay po ni Ka Joshua yung ginawa po ng mga Amerikano nung panahon ng kanilang pananakop po sa Pilipinas. Sila ay kumuha ng mga Igorot dinala sa Estados Unidos at nilagay sa zoo. Hindi ba kayo nahiya ngayon na kayo ay pumapanik sa mga Amerikano? So, thank you very much, Ka Joshua. Ayan po, mga images po ng gagamit po ng mga Pilipino bilang spectacle po sa zoo ng Estados Unidos ng mga Amerikano. Sabi ni Reyes na leads sa YouTube natin, hindi po pinag-uusapan kung may lahing Chino, kundi anong meron sa urim, meron kaisipan ang isang gobyernong namamahala dahil sa ideolohiya. Well, precisely, hindi issue yung lahi. Ang issue yung kaisipan. Ang issue yung aktual na ginagawa. Ang issue ay kung talagang tumutulong sa taong bayan ang mga naluluklok sa kapangyarihan o nagsasamantala lang tulad ng tradisyon ng mga Dilawan at Pinklawan ng 30 taon, kung nagpapatuta lang sa mga oligarchs at sa Amerikano, o tulad ng panahon ni Marcos Senior at ni Duterte, nagsisilbi talaga sa kapakanan ng taong bayan at nakikipagtulungan po sa mga bansa na talagang tumutulong. Tulad ng China, na ilang tulay na po ang tinulong sa atin, Chico Irrigation Dam dyan sa Norte, na nakatulong po, nakakatulong hanggang sa ngayon po ng 10,000 mga magsasaka dahil may bagong tubig para sa kanilang mga halaman, mga tanim. Yung Kaliwa Dam na magsusupply ng 600,000 litro araw-araw ng supply ng tubig para sa Metro Manila, inumin at anumang pangangailangan sa tubig ng Metro Manila, na taon-taon po nating nararanasan nagkakaroon ng shortage. Ayan po ang inililihis po ng mga anti-China elements. So anyway, tuloy po tayo. Paalala na ang panalo po ng Pilipinas dito sa
gold medal ni Ernesto Obiena. Kano, go ahead. Amen, Tom. Napaka-igsi ng ating memoria. Doon lamang 2021. Wala pang 2 taon na mura na sa ating kaisipan. Noong po kasing December 2020, nangako ang mga Amerikano through Ambassador Babes Romualdez, ating ambassador sa Amerika, at saka kay Secretary in Defense, DFA Secretary Teddy Boy Luxin, na sila magpapadala ng mga bakuna. December po yan, 2020. Dahil naka-schedule na sa March 1, 2021 ay ilulunsad ang nationwide vaccination campaign. Sa ilalim pa po ito ng Administrasyong Duterte. Aba, February na po. 2 buwan na nakakaraan na hindi pa dumarating yung pangako ng mga Amerikano. Mga kabansa. Kaya si Duterte tumawag na sa Chinese Embassy humingi ng tulong at ang China wala sa plano. Nag-deliver po ng 600,000 vials of COVID, ha? Sinovac vaccines. 600,000 donation. Hindi natin binili. Yung manggagaling sa Amerika, binili na natin. Itong 600,000 vial donation simula pa lamang. Dumating ho sa airport, sinalubog sa airport ni Duterte at ni Ambassador Wang Siliang noong February 28, kaya matiwasay tayo nakapaglunsad ng ating nationwide COVID vaccination campaign. Alam nyo kung kailan dumating yung pangako ng mga Amerikano? Mayo na po. Inabot po sila ng 5 buwan bago makapagparating, binili pa natin. Isipin nyo na lang sa loob ng 5 buwan kung naghintay tayo mula Disyembre hanggang Mayo. Kung ilang Pilipino ang namatay, kung ilang Pilipino nagkasakit, kung ilang Pilipino nakahawa. Dahil 5 buwan wala tayong bakuna. Hindi ba kayo pinagtataasan ng balahibo sa inyong mga braso dyan? Buhay na ho ng Pilipinas ito. Nasaan ang Amerika? Ha? Nung iurong ni Noynoy Aquino ang BRP Gregorio del Pilar mula sa Scarborough na ikinawala ng ating control dyan sa area na yan. At nang gusto lang sinurenda natin ang Scarborough Shoal. Tapos sasabihin niyang unggoy na si Tariela na by all means we will recover the Scarborough Shoals. Hoy, that is a foreign policy. Did you clear that with Bobo Marcos? Huwag kang salita na salita dyan. Nagbumuka ka tuloy, tatanga-tanga eh. Ha? Nasaan ang mga Amerikano? Nung nagtayo ang China ng mga isla dyan, 5 hanggang 8, nag-reclaim sila dyan. Nanood lang kayo. Nanood lang ang mga Amerikano. Wala silang ginawa. O tapos sasabihin nila ngayon, sa lakas ng Mutual Defense Treaty, kami ito, ha? Ay pinapangalandakan pa nila na ipagtatanggol nila ang Pilipinas. Huli na ho ang lahat. Dahil pag nag-armas tayo ng nag-armas, mamagnetin lang natin ang tinatawag na preemptive attack. And it doesn't have to come from China. It can come from North Korea. Yan ang problema dyan. Kaya nyo ba si Kim Un-jung? Oh, si Xi Jinping, baka maawa pa sa atin. Pero remember, any fortification
of the Philippine northern portion, huh, can also be misconstrued as a threat to North Korea. Kaya huwag tayong pakakasiguro at pauunggoy dyan sa mga Amerikano. Merong appeal. I don't know kung may re-reply natin. No? Isang, I think we have time. I don't think we have time. Maghahanda, Kado, sandali. Kado, sandali, 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 Kado. Paalala lang po sa ating audience, magra-raffle po tayo alas 9:45. Ka Joshua, are we able to do so? Please give me the signal. Kasi po, marami pong dumating na donasyon ng libro ni Bobby Tiglao na Debacle kahapon po sa ating media forum. Dalawampu po ang dumating, tatlo lang po ang ating napamigay po. Apat po ang napamigay sa mga media na dumalo po. So we have a lot of books from Bobby Tiglao. We will raffle one again today. Ano? Meron pa tayong libro galing kay Mauro Samonte at kay Kaado Paglinawan. So please join our raffle. Nakalagay na po dyan sa ating commentary thread, ano, Global Talk News Radio. Join our raffle. Please register your name, number, and address at that HTTP, at that link, no, that URL. So please mag-register na po kayo para masaya at marami pong pangalan at maganda, makulay po yung ating wheel of wisdom. Ano, we have the next 20 minutes to start registering po. Ano? So, let me just check yung mga comments. May mga magandang nakita po ako. Tinker Dell, maraming salamat kamentong Kaado and Joshua. Sa tunay na pagmamahal sa ating bayang Pilipinas at kapwa ang mga Pilipino, God bless you and keep you. Si Teresa El Pero, maganda namang intention siguro, sabi niya, masama ang mga bakuna, whatever brand, killing so many already, would not admire anyone giving Pinoy's vaccine. Alam po ninyo, maraming klaseng vaccine. Tama si Teresa El Pero na may masamang vaccine, yung mRNA in particular. Tama din si Teresa El Pero na sobrang maraming baksin. Pero meron ding bakuna na nakatulong talaga sa sangkatauhan. Yung cholera vaccine, yung mga flu, hindi naman yung mga bagong flu vaccine, yung mga old vaccine sa ang tawag polio vaccine at iba pa. Ano? Sometimes they go wrong, meron naman talaga, totoo yan. Pero yung inactivated virus vaccine na ginagamit na po ng ilang daang taon po sa iba't ibang klaseng vaccine, hindi po masama yon. Ano, kasi old traditional and natural method na paghahanda po, no? So anyway, just to clarify, no? Sabi ni Marie Galang, malapit na mapikon si Sarah, wait natin, baka in 2 hours. Alam po ninyo, I'm sure Duterte is not sleeping. I just hope he lives long enough, continues to be strong enough to fight back, kasi nakikita naman niya lahat yung mga paninira sa kanya na traitor siya dahil sa kanyang pakikipagtulungan sa China and so on. So kayang-kaya po balikan ni Duterte and of course Sarah if they finally move, ano, itong mga naninira sa kanila at tinutuligsa sa kanila. We are not taking any side right now except the side of the one that will carry on the independent foreign policy. Okay. Okay, ito ay tamang-tama na pag-usapan mo, Kaado, MDT, kasi si Real na Leeds says, iba po ang kondisyon ngayon, mga sir, dahil in-enhance ang MDT kumpara sa time ni Marcos Sr. hanggang kay Noy Noy at Daddy Digong. Yan ay ayon po sa aking observasyon. So we'll go to that in a while, very briefly sana, Kaado, kasi it's already 9:30, you know. And sabi ni Pinoy Farmer in Bukidnon, yung ano, yung si Kaka Joshua, are you ready with that? Yung video kay Marcos. Habang initay natin yung video, ating ano, banggitin lang, Pinoy Farmer in Bukidnon, nakikinig lang sa headset
medyo busy sa harvesting ng mais. Ang galing mo naman na kaya mong makinig at mag-harvest po. That is what we need, hardworking, producing farmers while ideologically continuing the development, intellectual enrichment. Mabuhay po kayo. Quincy Nabuco po, ito importante ito, Nabuco na po ni Ka Eric, ang backdoor meeting ni Tambaloslos with Teddy Casino, Arlene Brosas, and other CPP, NPA, NDF representative in Congress. They're the ones behind this BP Sara propaganda budget issue. So, sino ang nasa likod po nila Teddy Casino, Arlene Brosas, and so on? Amerikano rin. Ano? Amerikano rin. Yan ay batay po sa testimonya po ni General Parlade na sinasabi ang mga Amerikano nagsusupply po ng armas sa NPA. Dinadaan po sa norte ng Pilipinas, sa Cagayan Province. Sa gahating gabi, dumarating po mga aeroplano. Ano? And of course, may comment dito, hindi ko na makita kung sinong nagsulat, na paalala lang sa lahat na ang Amerikano ay hindi tumulong sa Marawi siege. Ano? Sinasanction nga nila ni Duterte at ayaw i-deliver yung armas doon sa Marawi siege na tinutuligsa ng mga maute, terrorist ang bayan po natin. Sino ang nagsupply ng armas? Ang China. Ang China ang nagsupply ng armas. Kaya ay kayong mga troll, ano, sumasalungat kayo sa facts of history. Kaya wala kayong panalo. Kaado, Kajoso, are you ready? Yan na po, no? So pakinggan po natin si Marcos. Senior, the United States is not necessarily bound to immediately react because the provision of the Mutual Defense Pact is that you will immediately take steps as is. That means that you go to the Senate and the House of Representatives. What does that mean? That means delay while we are dying there. The United States is not necessarily bound to immediately react because the provision of the Mutual Defense Pact is that you will immediately take steps as is necessary to meet the contingency in accordance with your constitutional processes. What does that mean? That means that you go to the Senate and the House of Representatives. What does that mean? That means delay while we are dying there. Unmute, sorry, nakamute ako. Yan, paalala sa lahat po ng mga pro-Americans at yung mga umaasa sa Mutual Defense Treaty. At paalala ko lang po sa ang nangyayari sa Ukraine ngayon. Sinubo ang Ukraine sa pamamagitan ng kanilang troll na si Zelensky na kanilang in-install noong 2014. Tinulak sa gera. At ngayon dahan-dahang iniiwanan na kasi talo si Zelensky, talo ang Ukrainian Armed Forces. Ano? Eh yan po rin ang gagawin sa Pilipinas. Pero may mga tarantado at bobo, gunggong at mga tariela, tuwan-tuwa na sila po ay nasa center stage. Ano? Pinoponduhan po ng Amerikano, tinutulak ng Amerikano at bidang-bida sa media. Okay, now I will go to Kaado. Kaado, go ahead. Ano? Alam mo ka, Beto, baka si Tariela mag-distance. Ha? Comedian eh. Comedian. Alam niyo, Article 1 pa lamang ng Mutual Defense Treaty. Eh, hindi kasi nagbasa yung mga yan eh. Each party is to settle international disputes in a peaceful manner so that international peace is not threatened. And to refrain from the threat of the use of force, like yung mga Poseidon na yan, yung mga role of the armed forces of the Philippines. Huwag na kayong makialam sa role ng Philippine Coast Guard. Kaya ng Coast Guard yan, ako naniniwala. Baring hindi kaya ni Abu, baring hindi kaya ni Tariela. Pero ang tiwala ko, nasa men and women of the Philippine Coast Guard. They can do their work.
They have proven themselves to be worthy under the Duterte administration. Bago si Duterte, wala naman eh. Wala naman tayong Coast Guard. The Coast Guard was merely a figment of our imagination. Panahon ni Noynoy, wala tayong Coast Guard. Si Duterte ang nag-build ng ating Coast Guard. So to the ordinary men and women of the Coast Guard, stand up against Ariela, stand up against Abu. Mga corrupt na leaders niyan. Ha? Kayo na. Sa inyong mga kamay na pinauubayan namin, yung mga corrupt yung leaders. Yung pagbili ng mga luxurious. Ha? Hihingi kayo sa Kongreso ng additional budget, 40 ang luxurious na sports utility vans. Hindi yan yan. So I leave it to the ordinary men and women of the Coast Guard to reform your own agency from the smear, huh, and the bad name of Tariela and Commandant Abu. Kasi wala naman akong nakikita kamen to. The insertion of our armed forces and a foreign warplane in our present South China Sea disputes is really an act of war that we are provoking. So, huh? There is no explicit or implicit threat of attack by any foreign country. Huh? And as President Marcos Sr. himself has said in the video cut, huh? There is no automaticity, hindi automatic na sila ay tutulong. At very precarious pa ngayon dahil may election ho next year sa Amerika. Kaya lahat ho lang nababasa ninyo ng mga ironclad commitment, ha, that we will support the Philippines in case of an armed attack. Puro political statements po yan ng mga tao ni Biden. Eh mukhang matatalo siya ni Trump. Ano ngayon ang magiging foreign policy ni Trump? Baka it's a puwera na naman tayo. Oh. Eh huwag nating pangalandakan yan. Ha? Dahil hindi po sa mismong sa labi ni Secretary of State Hillary Clinton, I am not going to discuss hypothetical events. Ayan, mga kabansa. Bakit? O, ano nangyari? Lumipas na nga yung Marawi, sabi nung viewer natin. Lumipas na yung bakuna, lumipas na yung Scarborough Show, lumipas na yung Rawaho ang Amerika. No? Well, alam nyo ba kung bakit ginagawa lang ng Amerika ngayon yan? Ha? Mga kabansa, sasabihin ko na sa inyo kung bakit. Sila nagpapakitang gilas. Dahil April 28 next year, Kamentong, due for renewal, mag-expire na po ang Enhanced Defense Cooperation Agency. So sila nang matrikula ng 82 million US dollars. Ha? At yan ang kanilang binobomba ngayon na propaganda. Ha? Pero after the renewal, ewan ko lang, gusto tayo dadamputin na naman. Ha? Yan ang hindi ko maintindihan. Samantalang ang inopen ni Xi Jinping, mga kabansa, for our economic development was 23 billion US dollars in infrastructure, assistance, grant, libre, donation, ha? In our building of our economy. Kaya ho ang Indonesia na iwan na tayo. Dahil na Indonesia, wala mga South China Sea, South China Sea. Ek, ek. Okay, tuloy Kado. Nila. May Viber dito, Kado. Okay. From Celso Caingnet sa Iloilo. According to the US, the MDT does not cover the disputed territories. Ano? So, ayan po. Ay, mga facts po yan.
Sabi ni Kaalga lang, umaatake din eh ang mga organisadong trolls na panig sa mga kolonyalista at traidor ng bayan. Meron pa rin dyan nanonood at nagbabasa lang. Sipain silang lahat. Ano? So, yan ang tagumpay. Again, ebidensya ng tagumpay po natin. Ano? At talagang wala naman silang argumento. Pero Kaado, napapansin ko, ako ang inaatake, hindi ikaw. Kasi siguro malinaw na ang nakalagay sa pangalan ko, Herman Tew Laurel. At sadya ko pong nilalagay yung Tew dahil hindi ko yan tinatago para maliging malinaw. Hindi issue ang lahi dito. Hindi issue ang pangalan, apelyido, kung ano. Kasi ngayon, ibabalik ko sa iyo, Kaado, hindi ka tinitira dahil akala nila wala kang lahing Chino. Ano? So Kaado, ipaliwanag mo yung Chinese side mo, Kaado. Nako. Atakihin niyo rin ako, please. Ha? Kung ganyan ang estilo niyo. Ha? Hate campaign. Okay lang ako. Okay lang ako. Kisun po ang aking middle name. Q-U-I-Z-O-N. At yan hindi ko tinatago. Nasa libro ko yan. Nasa lahat ng mga intellectual properties ko yan. Tuwing magsusulat ako. Ako po ay pinanganak sa Binabides, sa gitna ng Binondo. At hanggang 5 years old, sabi ng aking mga magulang, nagsasalita daw ako ng Hokkien. Pero siyempre, nung umalis na kami, at nagpunta na kami rito sa Mandaluyong, nawala na yung mga kausap ko. Nawala na rin yung Hokkien ko. Pero nung, yan ang mga kabansa, my mother is 1/8 Chinese from the Kison family of San Jose, Batangas. 20 branches yan. Yung isa na kami nagpunta ng Lipa, nagsettle ng Chaong Quezon. Yung pong branch ni Dolphy Kison. Si Dolphy Kison po, kamag-anak ko. Ha? Nagpunta sa Baliwag, Bulacan. Yan po ang 2 branches ng Kison family. Kaya, sige kayo. O, sige, atakihin nyo si Dolphy Kison. Ha? Ha? Oh, atakihin nyo si Dolphy Kison. Tignan natin kung hanggang saan kayo dadamputin. Yung mga hate campaign po at racism ninyo, tigilan nyo na. Ha? Which reminds me kami ito, baka meron mga interesado yung next books natin na ipamimigay. Palagay ko, ito muna pamigay natin. Kami ito. Dahil bumabalik naman yung issue ng COVID-19 kung paano mga Amerikano ang nagpakalat nitong yes, itong, sige. Itong next na dadaling ko sa iyong opisina. Sige, para sige. Okay. Dito. At saka maghahanap tayo ng donor para mabili yan, para makatulong sa iyo. No vaccine for a virus called racism. Ayan po. Racismo. Sige, pumasok kayo dyan. Sa hate campaign. Hindi po yan ang issue. Ang issue, polisiya. Ang issue, ito mga balintunan, mga kasinungalingan. Ha? Biro nyo, 82 milyones pinagpalit ni Bongbong Marcos sa 23 billion ng China. Can you imagine that? Mabuti na lang, banggitin natin ito si Fred Pascual. Kami ito sa economic. Yes, yes. Yung kay Fred Pascual, we have a slide on that, ka Joshua, di ba? Ilagay mo lang dyan. Ikaw na magpaliwanag, Kaado. Mag-uubo lang ako sandali. Aba, si Fred Pascual ho, habang abalang-abala, ito si Gimocho Doro, ito si Enrique Manalo, at itong mga PCG sa panggugulo. Ha? Na wala naman pupuntahan. Ito pong ating butihing kalihim ng trade and industry ang lumalabas na tunay na
bayani at leader sa Marcos administration. Bakit po? Katatapos lang po ng isang naning China. Alam nyo ba, 2-3 araw pa lamang nagulat yung ating mga tindero doon dahil naubos na kanilang paninda. Ha? At nakabenta po ang Pilipinas ng produkto worth almost half a billion pesos. Can you imagine one trade fair? Makabenta tayo ng ganong kalaking pera. Tapos, ito ho, dito lamang ito, wala pa isang linggo ito. Ito po, nagkakamayan ang ating kalihim, Pascual, with Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xiliang, because they inaugurated by signing 24 joint projects. Ito ho ang ginagawa ng China. Kasi walang liig sa ating mga exports, sa ating mga businesses. Pero hindi ho. Despite the provocation of the Department of Defense and the Philippine Coast Guard lobbying for additional budget from our Congress and Senate, biglang nagpakita ng gilas dahil budget season. Ang ating pong kalim ng trade and industry, ang bigyan ninyo ng mas maraming confidential funds para siya ay makapag-promote ng Philippine-China understanding. Wala lang akong detalya pa kamentong kung magkano itong 24 joint projects na ito. Pero mga kabansa, isang probinsya lamang ito ng China. Hindi pa ho ito ang buong China. At tandaan ninyo, si Xi Jinping galing dyan sa Fujian province. Tandaan po ninyo, mga kabansa, na ang isa sa mga unang Chinese teachers sa ating bansa sa probinsya ng Davao ay ang nanay ni Presidente Digong Duterte. Kaya po ang mga Chino, acting on their own, created a university in Fujian province bearing the name of the mother of Digong Duterte. Yan po ay even before Duterte became president, mayor pa lang si Duterte, ginawa na po yung university doon. Alam niyo ba, ito, Rizal Park and Rizal Monument in the world is in Xinjiang City. Ito po yung university under the name of the mother Soledad Roa Duterte. Nakatungkod na para i-inaugurate yung bagong building. Nasa Xinjiang, China po, ewan ko kung marirecover ni Joshua, ang pinakamalaking Rizal Park at Rizal Monument. Yung pong monumento ni Rizal at Rizal Park natin dito, kasyang-kasya doon sa 8 hectare. Rizal Park. Rizal Park sa China. Ayan. Akala ninyo, Okay, Kado. 9:50 na, 9:50. We have 10 minutes left. Okay. Andiyan si Sara Duterte sa Rizal Park po sa Xinjiang province, Fujian province, ano? So okay, we have to move on. Meron lang po itong isang sabi, itong ano ba to? Na magsama tayo daw with Robin. Talaga magsasama kami ni Robin Padilla. Ano?
And ang pangalan niya, Erlinda Sarmiento. Tinignan ko po yung Erlinda Sarmiento, kadami-dami. Wala po ang litrato niyang may sunglasses po, no? So, talagang troll din. But anyway, let's move on to our raffle for the book of Bobby Tiglaw. Marami nang sumali. So, si Alga lang nagre-request ng kopya. Baka manalo ka na naman, pang limang panalo mo. Posible po, ano? So anyway, let's spin our wheel. And the winner is today, Atik Angelo. Bagong pangalan, mabuhay po, very good. Anong lugar galing sa si Atik Angelo? Kadiyos. Binondo, Manila, kababayan mo. Kaado, ano? Atik Angelo, thank you very much for joining and consolation prize, i-spin natin ang ating wheel. Ang consolation prize po para sa book Arnis ni Rio Sablan, Renato Celudo, bagong pangalan din po. Thank you very much for joining. Taga saan si Renato Celudo? Okay, anyway, makikita naman natin mamaya-maya yan. So, congratulations. Now, we are now at 9:52, 8 minutes to go ka Joshua. Gusto mo pang itackle? I think we've tackled a lot. And thank you very much sa mga trolls na kumakalaban po sa atin. Confirmation po na talagang nasasaktan po ang mga sinungaling, ang mga mapanggap, ang mga hipokrito na mga Tariela, mga Gibo Teodoro, mga Amerikano, mga Bongbong Marcos, mga basura ng ating bayan na nagpapanggap na sila ay may otoridad at may karapatan. Pero po mga sinungaling, darating din po ang araw ng pagbagsak po ninyo pag nakita na po ng maraming madla ang buong katotohanan. Kaya po tayo tinanggal sa RP1 ang programa natin sa radyo. Tinanggal po tayo sa isang ating munting TV program sa Global News Network. Kaya po sinusupress ang SMNI, tinatanggal sa Facebook, sa YouTube. So napakarami pong ginagawang panunupil po sa impormasyon na kailangan maabot at mabatid po ng taong bayan. Pero tayo ay nagtatagumpay dahil ang ebidensya po dito sa sangkatutak itong araw na to in particular na mga putakti, na mga troll. Thank you very much for confirming. Anyway, sabi ni Al Galang, meron na siyang book ni Bobit. Anyway, sige, kung anong i-request niya, ating ahanapin po, if we can. Okay, so, Kaado, it's 9:54, 6 minutes to go. Ano pang ihahabol mong issue? Wala, siguro yun na lang. Ngayong naalaman nila na may Rizal Park sa Jinjiang City sa Fujian Province. Ha? Ewan ko kung mabubuhay pa rin isang araw ang epektibo niyang mga trolls na yan. Ha? Kung wala kwenta sa inyo ang mga Chino, ang Pilipino iginagalang ng mga Chino. Ang ating national hero itinataguyon, ha, ng China. Ang ating Sultan Paduka Batara in another part of China, sa Shandong Province, merong another 8 hectare na burial ground because he died in Dezhou City in 1417. So, huwag kayong ganyan, ha? Huwag niyong putulin ang magandang pakikitunguhan ng dalawang mabunying rasa, ang rasang Pilipino at ang rasang Chino, na hindi pa ho pinapanganak tayo lahat ay malalim na ang pinagsamahan. At kaya ako, yung una kong libro, yun ang maging buod, mga kabansa, atin lamang obserbahan, we will not have a problem for every solution. Ang hirap sa ating mga Pilipino, napakaigse ng ating memoria.
That's why we have a problem for every solution. O ito, pwede rin tayo mag-rapple nito. Amen to. Okay, okay. Yeah, handa natin. Oh, by the way, ito ka ano message ni sana ba to? Well, anyway, mayroon ditong message na hindi pa niya natatanggap ang ano. If I may request, sabi ni Fernando Jose Cajos, wala pa akong natatanggap na napanalunan kong mga libro. So if I may suggest everybody, mag-message kayo sa Herman/Joshua. Ano, Herman/Joshua. Para rekta pong malalaman ko po yung mga hindi pa nakakatanggap ng kanilang pangapanalo at ilagay po ninyo address. Herman/Joshua. Ano, tandaan po ninyo, Herman/Joshua sa messenger. Para rekta pong mababasa ko po, ano. So we can really follow it up. Hello, Ka Joshua. Hello, yes. Please re-register na lang po and I will check po the name. Can you mention the name again? Yung ano, yung taong? Yes, Fernando yes. Jose. Fernando Jose. Okay, we will check. Tapos sabi ni Mascarada, Ka Joshua, pwede ba next time address ko na ay for pickup at our LBC branch. Ah, yes. Please, anyway, ano, si Mascarada yan. Thank you. Kung saan, ano? Okay. Well, it's now 9:57, sabi ni Vivian. Ang Central Bank at Government Bank hawak ng bagong government, federal government, lupa, ano? Sug Empire. Pag-aaralan ko po yan. Ano? Let me see dito. Roy Andrales, babalik naman tayo sa pagiging pulubi dahil maraming project ang mawawala. Alam po ninyo, yan po ay nagkakatotoo na po. Nalalampasan po tayo ayon doon kay sa ulat ni Sasot Rogando sa ating media forum. Nilampasan na po tayo ng Bangladesh. At ang Bangladesh po ay meron na pong high-speed train. Ano? E tayo po natalo po sa GDP growth sa Bangladesh, ano? Well, sabi ni Roddy, good morning GTNR from Toronto, Canada. Ano, sabi ni Pam Dicena, me din, won a book, wala pa rin po. So Pam, paki-communicate lang po lahat 'yan, ano? Ayusin natin lahat po 'yan. It's our commitment and we will deliver, ano? I think mas marami naman po nakatanggap na po at yung mga hindi pa nakakatanggap ng mga panalo, we will fix it up, no? Kasi iilan lang po tayo dito sa ating operation, although naghahanap po kami ng sigurong makakatulong pa mga volunteers in the next few days, in the next few weeks, ano. So okay, well, we have 2 minutes left to go. Papaalam na lang po tayo, Kaado, Ka Joshua, paalam na tayo. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Balik na naman po sa Linggo para sa isang sesyon na naman with the unfinished revolution. Thank you. Okay, ako ay tuntuwa na napakaraming mga troll kumakalaban po sa atin. I know they are not sincere. I know they are getting paid. Ano? Kaya po sabay-sabay po sila ay coordinated dahil talagang nasaktan po si Tariela, sila Gibo, Teodoro, ang DFA, sila Cheloy, Garapal. Talagang sabay-sabay po ang US Ambassador, lahat nasasaktan. And so salamat naman po doon sa mga faithful, sincere, and dedicated truth seekers na kasama po natin dito. Maraming salamat po. We'll see you again. We have future plans. We may cancel our Wednesday evening for new plans, mainly daily programs and so on. But not immediate changes po, no? Given the... we have a new center that you can visit, diba? Pero inaayos pa natin po any time of the week. Wag lang Sunday, no? We have a office Mega Plaza, City Land, ano? Sa may Ortigas corner, sa tapat, sa likod lang po ng Robinson Galleria, so madali puntahan ng MRT, where we will have materials, books, videos, discussions, and so on. Well, sabi these are the plans in the next. Yes, Kaado. Yes, Kaado. Napuputol-putol. Putol-putol. It is important that you say that is a drama.
Yeah. Donated po yung space na yun. Donated. Donated po yung office space na yon. Donated po. Wala po tayong binabayarang upa dahil sa isang supporter po natin. Ano? Well, anyway, that's all the time we have. Thank you very much. See you next Wednesday pa rin po. Tuloy pa rin po ang Wednesday evening show natin. But there will be changes in the months ahead. Maraming salamat and have a good week ahead of you. And keep fighting po sa ating mga katotohanang pinapalaganap ng mamulat at mapalaya po ang kaisipan ng bansang Pilipinas. Mabuhay and let's keep fighting. Bound to immediately react because the provision of the Mutual Defense Pact is that you will immediately take steps as is necessary to meet the contingency in accordance with your constitutional processes. What does that mean? That means that you go to the Senate and the House of Representatives. What does that mean? That means delay while we are dying there. The United States is not necessarily bound to immediately react because the provision of the Mutual Defense Pact is that you will immediately take steps as is necessary to meet the contingency in accordance with your constitutional processes. What does that mean? That means that you go to the Senate and the House of Representatives. What does that mean? That means delay. While we are dying there. The United States is not necessarily bound to immediately react because the provision of the Mutual Defense Pact is that you will immediately take steps as is necessary to meet the contingency in accordance with your constitutional processes. What does that mean? That means that you go to the Senate and the House of Representatives. What does that mean? That means delay while we are dying there. The United States is not necessarily bound to immediately react because the provision of the Mutual Defense Pact is that you will immediately take steps as is necessary to meet the contingency in accordance with your constitutional processes. What does that mean? That means that you go to the Senate and the House of Representatives. What does that mean? That means delay while we are dying there. The United States is not necessarily bound to immediately react because the provision of the Mutual Defense Pact is that you will immediately take steps as is necessary to meet the contingency in accordance with your constitutional processes. What does that mean? That means that you go to the Senate and the House of Representatives. What does that mean? That means delay while we are dying there. The United States is not necessarily bound to immediately react because the provision of the Mutual Defense Pact is that you will immediately take steps as is necessary to meet the contingency in accordance with your constitutional processes. What does that mean? That means that you go to the Senate and the House of Representatives. What does that mean? That means delay. While we are dying there. The United States is not necessarily bound to immediately react because the provision of the Mutual Defense Pact is that you will immediately take steps as is necessary to meet the contingency in accordance with your
constitutional processes. What does that mean? That means that you go to the Senate and the House of Representatives. What does that mean? That means delay while we are dying there. The United States is not necessarily bound to immediately react because the provision of the Mutual Defense Pact is that you will immediately take steps as is necessary to meet the contingency in accordance with your constitutional processes. What does that mean? That means that you go to the Senate and the House of Representatives. What does that mean? That means delay while we are dying there. The United States is not necessarily bound to immediately react because the provision of the Mutual Defense Pact is that you will immediately take steps as is necessary to meet the contingency in accordance with your constitutional processes. What does that mean? That means that you go to the Senate and the House of Representatives. What does that mean? That means delay while we are dying there. The United States is not necessarily bound to immediately react because the provision of the Mutual Defense Pact is that you will immediately take steps as is necessary to meet the contingency in accordance with your constitutional processes. What does that mean? That means that you go to the Senate and the House of Representatives. What does that mean? That means delay while we are dying there. The United States is not necessarily bound to immediately react because the provision of the Mutual Defense Pact is that you will immediately take steps as is necessary to meet the contingency in accordance with your constitutional processes. What does that mean? That means that you go to the Senate and the House of Representatives. What does that mean? That means delay while we are dying there. The United States is not necessarily bound to immediately react because the provision of the Mutual Defense Pact is that you will immediately take steps as is necessary to meet the contingency in accordance with your constitutional processes. What does that mean? That means that you go to the Senate and the House of Representatives. What does that mean? That means delay while we are dying there. The United States is not necessarily bound to immediately react because the provision of the Mutual Defense Pact is that you will immediately take steps as is necessary to meet the contingency in accordance with your constitutional processes. What does that mean? That means that you go to the Senate and the House of Representatives. What does that mean? That means delay while we are dying there. The United States is not necessarily bound to immediately react because the provision of the Mutual Defense Pact is that you will immediately take steps as is necessary to meet the contingency in accordance with your constitutional processes. What does that mean? That means that you go to the Senate and the House of Representatives. What does that mean? That means delay while we are dying there. The United States is not necessarily bound to immediately react because the provision of the Mutual Defense Pact is that you will immediately take steps as is necessary to meet the contingency in accordance with your constitutional processes. What does that mean? That means that you go to the Senate and the House of Representatives. What does that mean? That means delay while we are dying there.
The United States is not necessarily bound to immediately react because the provision of the Mutual Defense Pact is that you will immediately take steps as is necessary to meet the contingency in accordance with your constitutional processes. What does that mean? That means that you go to the Senate and the House of Representatives. What does that mean? That means delay while we are dying there. The United States is not necessarily bound to immediately react because the provision of the Mutual Defense Pact is that you will immediately take steps as is necessary to meet the contingency in accordance with your constitutional processes. What does that mean? That means that you go to the Senate and the House of Representatives. What does that mean? That means delay while we are dying there. The United States is not necessarily bound to immediately react because the provision of the Mutual Defense Pact is that you will immediately take steps as is necessary to meet the contingency in accordance with your constitutional processes. What does that mean? That means that you go to the Senate and the House of Representatives. What does that mean? That means delay while we are dying there. The United States is not necessarily bound to immediately react because the provision of the Mutual Defense Pact is that you will immediately take steps as is necessary to meet the contingency in accordance with your constitutional processes. What does that mean? That means that you go to the Senate and the House of Representatives. What does that mean? That means delay while we are dying there. The United States is not necessarily bound to immediately react because the provision of the Mutual Defense Pact is that you will immediately take steps as is necessary to meet the contingency in accordance with your constitutional processes. What does that mean? That means that you go to the Senate and the House of Representatives. What does that mean? That means delay while we are dying there.